morning po. At ang video po natin ngayon ay tungkol sa pag-intercrop ng kalabasa sa ibang klase ng gulay tulad nitong mga sili. So kung nakikita ninyo, may bunga na itong aming kalabasa. Ito yung unang batch ng kanyang pamumunga. At dito sa ilalim ay may sili. Ayan. Ito po yung siling dahunan na ang kinukuha lang ay dahon at siya namin ibinebenta. So sa ngayon, may edad na siya. Kaya yung dahon niya medyo makikitid na, hindi na for sale. Ang gagawin na lang namin ay para patuloyin itong kanyang mga bunga. Ayan, yung mga mapupula na yan. Para siyang gawing binhi para sa susunod na pagtatanim. Dito ang nakatanim po rito ay ito lamang sili na ito. Habang dinadahunan namin at pinakikinabangan namin yung dahon, ay naisipan naming lagyan ng balag. At nagtanim kami ng kalabasa. At yung tanim namin kalabasa ay madalang lang. Ito, pansinin nyo, dito lang sa bawat tulos. Ito yung isang tulos. O, ito yung isa. Ganyan lang kadalang. Kasi kinakailangan yung tanim naming sili ay masikatan pa rin ng araw. Pero sa naging tanim namin ay pwede palang medyo sinsinan pa ng konti. Kaya ngayon na hindi na namin pinag-aanihin itong sili at ang aanihin na lang namin ay itong mga bungang hinog, ay kasalukuyan naman kaming mag-aanihin itong bunga ng kalabasa. So ito po yung first batch pa lang. So ito pong kalabasa ay talagang itinatanim sa lupa. Yun yung pangkaraniwang paraan ng pagtatanim. Gumagapang sa lupa at doon namumunga. Pero sa nakita namin, parang mas okay siya sa balag. Lalo na itong kalabasang variety na ito na maliit lang siya kaya kayang-kaya ng balag. Pero marami siyang mamunga. O ito palang variety natin ay ang Sophia F1 ng East Westside. Tulad ng nasabi ko, ito yung first batch ng kanyang pamumunga. Pwede siyang umabot hanggang sa 4 na batch. Hindi tulad ng nasa lupa, kumisan isang 6 lang hanggang 2 batch ng pamumunga. Itong ating kalabasa, kung mamunga ay ang bilang niya, yung unang batch ay kokonti pa. Misan 2 piraso, 3 piraso, hanggang 5 piraso yung kanyang unang batch ng pamumunga. Ito makikita natin. Ito po dito, ito na siguro yung sa experience namin yung pinakamarami, yung unang batch. 5 yung kanyang bunga. So makikita nyo, ito yung kanyang puno. Ang bunga niya, 1. Ito, 2. 3. 4. And then, ito po yung 5. So, 5 pieces sa isang puno. Yan po yung first batch. So sa pangalawang batch, kung aalagaan nating mabuti itong kalabasa, mas lalago siya, mas magbibigay siya ng mas maraming bunga. So dito po sa lugar na to, ang nauna ay ang sili. Ha? Pag nung inaanihan namin ng dahon, saka kami tumanim ng kalabasa. Ngayon ang tanong, pwede bang una yung kalabasa at saka magtanim sa ilalim? Ito po yung kasagutan. So dito, ito makikita nyo, ito wala itong tanim na sili nung itanim namin ay kalabasa. So nung gumagapang na yung kalabasa at nagsisimula na siyang mamunga, tsaka kami nagtanim ng siling panigang. Ito yung siling panigang. Ayan. Wala pa siyang bunga. At hindi pa rin namin nalalagyan ng tulos. Kasi yung daming trabaho eh. Ayan, lalagyan namin ng tulos. At kasalukuyan itong nagpapalago. So, ito pong kalabasa, kaya mainam na pang intercrop kasi madalang yung kanyang dahon. Ha? Ay yung sikat ng araw nakakatagos dito, kaya kung makikita nyo, walang masamang epekto kahit nasa ilalim itong siling panigang.
So kung papansin po ninyo, wala nang bunga o madalang na dito sa lugar na ito. Dahil naanin namin itong lugar na ito. Nakuha na namin yung mga bunga, may konti na lang na natitira. Kasi kailangan nating kunin yung unang batch ng bunga. Pag nakuha natin at saka magsisimula uling gumanda yung kanyang usbong. At pag gumanda yung kanyang usbong, saka mamumungang muli siya. Yun po ang magiging pangalawang batch nitong kalabasa. Okay, ito pong kalabasa natin ay tamang-tama, o yung pag-intercrop na ganito ay tamang-tama doon sa maliliit yung space na taniman. Kaya pwede kang tumanim sa ilalim at sa itaas, at lalong pwedeng-pwede ito sa backyard. Dahil kahit maliit lang yung pwesto natin ay pwede nating mapamunga ng marami. So bukod sa may inaani tayong bunga ng kalabasa, pwede pa nating ibenta at nag-e-enjoy pa tayo, dahil pagmasdan mo lang yan, medyo mawawala ang iyong stress. Okay, pansamantala po ay magpapaalam muna inyong Tata Johnny para sa susunod na tips sa aming mga tanim. Hanggang sa muli, happy farming po and God bless to everyone.